December 10, 1898, natapos ang giyera sa pagitan ng Espanya at Amerika sa paglagda ng Treaty of Paris. Ang Pilipinas, ibinenta sa halagang $20 million ng Espanya sa Amerika. Pero ilang buwan bago ito mangyari, nagdeklara na ng kasarinlan ng Unang Republika ng Pilipinas sa pagwawagayway ng watawat ni General Emilio Aguinaldo sa Cavite noong June 12, 1898. Kaya sa pagdating ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas, isang madrong gera ang sumiklab. Tinawag itong Philippine-American War na tumagal ng 3 taon mula 1899 hanggang 1902. Sa panahon ito, ilang kampana ang kinuha ng mga Amerikano sa mga antigong simbahan sa Pilipinas. Ang matagal nang paniwala, kinuha ang mga ito bilang premyo o souvenir, tanda ng pagkapanalo ng mga Amerikano sa gera. Pero makalipas ang mahigit 100 taon, isa sa mga kampana ang naglakbay ng napakalayo pabalik sa kanyang tahanan. Sa West Point Military Academy sa New York, isang simpleng seremonya ang ginanap noong April 29 ng taong ito bilang pamamaalam sa antigong kampanang ito. Ito ang San Pedro Bell na kinuha sa Pilipinas 115 taon na ang nakalilipas. Naroon ang mga kinatawan ng konsulado ng Pilipinas at ng West Point, mga Filipino-Americans at mga Pilipinong kadete na nag-aaral sa West Point. Matapos ang seremonya, nagsimula na ang maingat at mahabang biyahe ng kampana mula Amerika pabalik ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, agad na ibinyahe ang Bell pabalik sa dati nitong tahanan. Sa Saints Peter and Paul Parish sa Bawang La Union, puspusan na ang paghahanda. Naitayo na ang pedestal na paglalagyan sa kampana. Sinimula na rin ang dekorasyon para sa isang malakit and grandeng selebrasyon na gagawin kinabukasan. Ang San Pedro Bell ay dinala sa Amerika noong 1901 ni Army Major General Thomas Barry. Kaya minsan na rin itong binansagang Barry Bell. 1910, naging superintendent si Barry ng U.S. Military Academy na mas kilala sa tawag na West Point. 1915, ibinigay niya ang San Pedro Bell sa Academy. Matagal itong nakadisplay sa harap ng Catholic Chapel sa West Point at sa pagdaan ng mga taon, tila nabaon sa limot ang kasaysayan nito. Tahimik ang kampana ng 42 taon. I'm part of a small group of American veterans who have an interest and fascination in the early Philippine-American history. We started effort to look into and research the Bells of Balangiga. And that had been our primary focus. We went and visited the Bells of Balangiga, two of the bells in Cheyenne, Wyoming. And when we were there, we learned through one of the archive offices that there was a bell at West Point that came from the Philippines. And so that was the first clue that, okay, there's a bell at West Point, the U.S. Military Academy, it came from the Philippines, but nobody knew anything about it. Bakit nga ba kinuha sa simbahan ng Bawang ang San Pedro Bell? Dahil walang nasusulat tungkol dito, sinubukan naming maghanap ng sagot mula sa mga taga-Bawang mismo. Wala namang nakapagsasabi na may nawawalang bell kasi nga 1901 pa nung kinuha ng mga Amerikano. Hanggang sa dumating si retired U.S. Captain Dennis Wright. Ang sigurado na
nawala ang kampana noong Philippine-American War. Ang 3 taong gera sa pagitan ng mga Amerikano at ng tinaguriang First Philippine Republic sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Nagtagal ang labanan mula 1899 hanggang 1901. Hindi nga maiwasang maiugnay ang kwentro ng San Pedro Bell sa kwento naman ng mas kilalang mga kampana ng Balanhiga Eastern Samar na napas sa kamay ng mga Amerikano noong 1901. Kapag iginala mo ang paningin mo sa sentro ng kanilang bayan, naroon ang lahat ng magpapaalala sa madugong Balanhiga encounter. Ayon sa kasaysayan, August 11, 1901, nang unang tumungtong ang mga Amerikano sa Balanhiga. Nakalipas lamang ang isang buwan, nagsimula na kumalat ang balita na umunay pagmamalabis ng mga Amerikano. So, about 8 days before the attack, around 19 or 20 September 1920, some mga 400 guerrillas from Filipino Revolutionary Forces were in the vicinity of the Balanhiga. Our analysis is that they were there to punish yung taga Balanhiga for alleged parang supporting the Americans. Ang kwento ng kalupitan na ipasa ng ilang henerasyon sa pamilya ni Fe Campanero, apo ni Valeriano Abanador, na nooy pinuno ng pulisya. May mga instances kasi na may mga, kasi pinagsususpetsahan sila, nakakuntsaba ng mga insurgents. Kinumpiska yung mga farm produce nila, yung mga fisher folks, kinukuha yung kwa nila. So, at saka may mga instances din yung mga babae na naglalaba doon sa sapa. Pinapagsamantalahan ng mga Amerikano. Pag babae na talaga yung parang binabastos, iba na yun. 1 week before the attack, there was this incident sa Tuba store. Yung dalawang American soldiers, hinaras yung babae na nandoon sa Tuba store. Sumigaw ata yung babae. Sinakluluhan ng dalawang brothers, binuntal yung dalawang Amerikano. So, nag-report, the captain ordered detention of all males. And then, wala silang pagkain, walang maiinom. So, sakluluhan nyo naman kami. What will we do? So, yun, nag-plot na silang to how to deal with the Americans. September 28, 1901, isang umagang madilim pa ang langit, nagpuntahan ang mga kababaihan sa simbahan. Ang ilan may bitbit ng mga ataol ng bata. Ito talaga may patay na bata na ililibing at saka may edad na. Dalawang coffins yun, made of bamboo. Pero sa ilalim ng patay, mayroon doon mga weapons na sinasama. Noong mga oras na yon, naghahanda ng mag-almusal ang mga Amerikanong sundalo. Ang iba'y nagbabasa ng liham na kadarating lang mula sa mga mahal sa buhay. Sa dikalayuan, naipon na sa loob ng simbahan ang mga lalaking nakadamit babae lang pala. Mula sa mga taol, inalabas nila ang mga bolong, matatalas na bagay at mga pamalo. Tumunog ang kampana. Nung una'y mahina, pero palakas ng palakas. Ito na ang hudyat ng pagsalakay ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Naglabasan mula sa iba't ibang direksyon ang mga galit na mamamayan ng Balanhiga. Itak at pamalo ang panlaban sa mga Amerikano di ba rin. At naganap na ang sinasabing isa sa pinakamapait na pagkatalo ng mga Amerikano sa kamay ng kanilang kalaban. D
Dito sa simbahan ng Balangigan, nagtipon-tipon yung mga residente rito na mga kalalakihan. Pagkatapos sa takdang oras, pagtunog ng kampana, tumawid sila at sumalakay dun sa lugar na yon na kinaroroon na naman ng mga Amerikano. Ngayon, isang diorama ang itinayo sa mismong lugar kung saan naganap ang masaker. Mistulang araw-araw na paalala ng madugong tagpo noong 1901. Sa di kalayuan, nakatayo ang monumento ni Valeriano Abanador, dating hepe ng pulisya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. May hawak na arnis na ginamit daw niyang panlaban sa mga Amerikano. Nakaukit naman ang mga pangalan ng iba pang mga presidente na itinuturing ding bayani ng Balanhiga Massacre. Sinasabing 48 Amerikano ang namatay at 21 ang nasugatan. Lahat sila mula sa tanyag na Company C ng 9th Infantry Regiment. Sa panig ng mga Pilipino, 28 ang namatay at 22 ang nasugatan. Ito yung digmaan na napanalunan ng mga Pilipino. Basically, the biggest victory ng mga Pilipino against the Americans during the Philippine-American War. Malaking kahiyan yun para sa Amerika, yung nangyari. Bakit? Yung Company C na namasakal sa Balanghiga was a glamour unit. Sila yung honor guard ni William Howard Taft. Sila yung nagguardya kay Aguinaldo sa Malacanang. And then pagka July 4, sila yung honor guard sa change of inauguration ng civil government. Namasakre yung kanilang medyo ninyo bonito na company. Parang yun, okay. Full retaliation. Makalipas lang ang isang buwan, bumalik ang mga Amerikano sa Samar. At naranasan naman ng mga Pilipino ang bangis ng kanilang paghihiganti. Mula sa 2 gunboat, nagsagawa ng naval bombardment ang puwersang Amerikano. At nang makatungtong sila sa lupa, isinagawa umano nila ang utos ni Brigadier General Jacob Smith, military commander ng Samar at Leyte. Base sa mga testimonya noong isailalim sa court-martial si Smith, iniutos ni Smith sa mga sundalo na sunugin ang mga kabahayan sa Balanhiga at patayin ang lahat ng may kakayanang magdala ng baril. Nilinaw pa umano ni Smith sa mga sundalo na ang tinutukoy niya ay yung mga may edad 10 pataas. Iniutos umano ni Smith na ang lugar kung saan namasaker ang kanilang mga kasamahan ay dapat gawing Howling Wilderness o umaalulong na kawalan. Wasak na wasak ang bayan ng Balanhiga ng lisanin ng mga Amerikano. Sa kanilang pag-alis, tinangay nila ang 3 kampana ng simbahan. Mabuti pa ang mga residente ng bawang La Union, ilang oras na lang ang hihintayin at makakapiling na ang kanilang antikong kampana. Inabot na ito ng dilim sa kalsada. Alam ko lahat ng mga tao na pupunta, excited lahat, happy lahat, kasi yan ang parang proof na nag-exist talaga ang nandyan si Lord, kasi nga, di ba yan, umuwi dito, lahat naman tayo, parang tayo. Pag uuwi tayo, iisa ang uuwian natin, kagaya yung bell na yan. Nag-journey siya. Ang layo-layo ng journey niya. Biglang dumami ang mga tao sa simbahan.
sabik na naghintay na masilayan sa unang pagkakataon ang kampanang nawala ng mahigit 100 taon. Ang San Pedro Bell, nakauwi na sa kanyang tahanan. Nagsimula na ang isa na namang kabanata sa mahabang kasaysayan ng San Pedro Bell. At mapalad akong masaksihan ito. Para sa isang tulad po na interesado sa mga antigo at makasaysayang bagay, nakakatindig balahibo na makita ang San Pedro Bell sa unang pagkakataon. Ang mga residente, kanya-kanyang kuha ng litrato sa kampanang higit na mas matanda pa kesa sa kanila. Sa bigat na 400 kilos, kailangan gumamit ng crane at pagtulungan ng ilang kalalakihan para mailagay ito sa pedestal. Hindi nakapagtatakang nakauwi ang kampanang ito sa kanyang dating tahanan. Nakasulat kasi sa bell ang pangalan ng gobernadorcillo na nagbigay nito at ang pari na tumanggap nito, si Father Mariano Garcia. Nakalagay din ang taon ng donasyon at ang lugar na pinanggalingan ng kampana. Pero nalimutan ito sa pagdaan ng panahon. Walang makapagsabi kung bakit ito kinuha ng mga Amerikano, pero may ilang teoryang lumulutang. It was an interesting period of time. First, if you had a parish priest who believed in the cause of independence, he often would donate the bell to the Filipino soldiers to melt and make into weapons. Other priests who were not as sympathetic fought to keep their bells. And then you had the American forces who didn't want the bells to be taken to be melted down into a weapon. Pero may kwento ring dahil pinatay ng mga revolusyonaryo ang umano'y malupit na paring si Father Mariano Garcia noong 1898, kinatakutan na rin ang kampana kung saan nakatala ang kanyang pangalan. Ayon kay Regalado Jose, isang archivist ng University of Santo Tomas, taong 1903, isang taon matapos ang Philippine-American War, naglabas ng katalog ang simbahang Katolika kung saan nakalista ang lahat ng nasirang simbahan at mga nawawalang gamit ng simbahan. Ilan sa mga nawala? Mga kampana. Yung mga Pilipino rin, ginagamit nila yung mga kampana, tinutunaw nila yan para maging kanyon. So, ang sabi ng ibang mananalaysay, kinuha nila yung mga bells bago siya tunawin para maging kanyon. Paglilinaw ni Jose, hindi totoo ang paniwala ng ilan na ang kampanang ito ay may halong ginto. Ang ginto hindi hinahalo sa bakal ng bell kasi pangit ang tunog niya. Ang lumang kampanaryo ng Balanhiga Church, sinadyang walang laman dahil nakalaan lamang ito sa pagbabalik ng kanilang mga kampana. Ang 9th Infantry Regiment na kinabibilangan ng mga Amerikanong namatay sa Tinaguriang Balanhiga Massacre ang may hawak ng isa. Sa loob ng 100 taon, bit-bit nila ito saan man sila madestino. Matatagpuan ito sa museum sa Camp Red Cloud sa South Korea kung saan sila nakabase ngayon. Ang dalawa pa, dinala ng 11th Infantry Regiment na siya namang nakagapi sa mga Pilipino at kumuha ng mga kampana sa simbahan ng Balanhiga.
Nakasabit ang mga ito sa Trophy Park sa Warren Air Force Base sa Wyoming. Kahit anong malaking bagay ang kunin mo, pwede niyang maging trophy, parang symbol ng bravery ng mga sundalo. Kaya yung pananaw ng mga ibang states sa Balanghingan, for example, ay palatandaan ng kanilang bravery. At saka yung sacrifice nila para sa inang bayan. In the case of Balanghiga, siyang pangtawag sa mga tao. Kung mayroong sakuna o mayroong kahit anong major event, iyan ang ginagamit. Pangtawag sa bayan. So, sa mga mananakop, mga Amerikano o whoever, prime item yung bells para hindi na matawagan yung mga tao, yung mga taong bayan. Aminado si Wright na may ilang veteranong tutol sa pagbabalik ng Balanghiga Bell sa Pilipinas. The biggest reasons that I think they believe is they don't want to see the bells used to denigrate the role of the American soldier who served here, not because they wanted to be here, but because they were assigned to be here. Habang nasa Balanghiga kami, napag-alaman naming tumawag ang U.S. Embassy sa munisipyo. Maglalakbay na rin kaya pauwi ang kampana ng Balanghiga. Isang misa nagsimula ang selebrasyon bilang pagsalubong sa San Pedro Bell. Napuno ang simbahan ng mga mamamayan ng bawang at mga karatig bayan. Dinaluhan din ito ng mga U.S. veterans at mga Pilipinong graduate ng West Point. Sa kanyang homily, sinabi ni Bishop Rodolfo Beltran kung bakit napakahalaga para sa kanila ang pagbabalik ng San Pedro Bell. That this bell now symbolizes community, mercy, empathy, and unity. Matapos ang misa, malafiesta ang inihandang pagsalubong ng mga taga-bawang. Marami ang nag-abang para muling masilaya ng kampanang nawalay sa kanila noong 1901. Naroon din si Wright at iba pang tumulong para maibalik ang kampana mula sa Amerika. Sa pagbabalik ng San Pedro Bell, muling namulaklak ang pag-asang maibabalik din ang tatlong kampana ng Balanghiga. Si Fe, kamag-anak ng isang bayani ng Balanghiga, wala raw galit sa mga Amerikano. Pero hindi rin nakakalimot sa ipinaglaban ng kanyang mga kababayan noong 1901. Hindi naman ayaw namin makalimot. Yun lang kasi yung pinaghuhugutan namin ng inspirasyon. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng obstacles, makakaraos din tayo. It's a symbol of courage. It's a symbol of parang we insisted on our rights. A sign of pride and victory yon. Na hindi pwedeng makalimutan ang kahit na sinong mga faithful dito sa Balanghiga. Kasi ang halaga yun ang buhay nila. Kasi ang yun ang nagdudugtong sa faith nila sa Panginoon. Kabakailan, nakatanggap daw ng tawag mula sa U.S. Embassy ang mayor ng Balanghiga. Meron pong tumawag sa akin from Homeland Security sa U.S. Embassy ng Manila na magawa ko ng letter request for the return of the Balanghiga Bells. The path to the return of the Balanghiga Bells is through increasing awareness and understanding. They're part of the fabric of the Philippine culture to hear the bells ring. To call them to prayer, to announce a wedding, to announce a death. And so I think once they really understand that that's the context the bells are going to be used in,
I think that they will come along and understand it's the right thing to do. Nagsimula na ngang maghilom ang sugat. Nang sirain ng bagyong Yolanda ang Balanhiga Church, ipinagawa ito ng samahan ng mga bishop sa Amerika. Ayon kay Wright, may bagong papel na dapat gampanan ang San Pedro at Balanhiga Bell para sa bagong henerasyon. At ito ay ang maging paalala ng masamang idinudulot ng gera. Isang war memorial nga ang pinaplanong itayo sa Balanhiga sa oras na maibalik ang mga kampana. The American bells, if they were taken, were subject to something that was called General Order 100, also called the Lieber Code. And it was signed by U.S. President Abraham Lincoln during the American Civil War to protect private property. So there was nothing wrong, per se, in taking the bells to remove them from being melted, but they should have been given back at the end of the conflict. Tunay ngang hindi pa tapos ang kwento ng mga kampanang ito. At kasama na tayo sa susulat ng mga susunod na kabanata. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.